pangaralan sa bansa sa darating na November 15. At para makibalita tungkol dyan, muli po natin makakasama mula po sa Department of Education si Secretary Leonor Briones. Kasama po sina Undersecretary Alain Pascua, Assistant Secretary Alma Ruby Torrio at Assistant Secretary Malcolm Garma. Maganda umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Yusek Rafke. Magandang balita sa wakas. Pagpatuloy na natin ang ating na limited face-to-face tulad ng napag-usapan at instruction ng President. Mag-umpisa tayo with 100 public schools, 20 private schools, at iilang mga international schools na may sarili naman silang mga patakaran. So all set na for November 15. Nabuo na natin yung 100 public schools at binubuo na ngayon ang 20 private schools. Ang ating undersecretary na si Nepo Malaluan ngayon ay nasa probinsya, naglilibot para tinitingnan ang total readiness ng mga eskwelahan na ating napipili. It will be recalled, Yusek Rocky, we started with 1,900. Reduce natin ito to 638. Tapos nagiging 329. Ay ngayon, ang usapan natin ay 100 schools. At handang-handa na tayo. Kung ano ang resulta nitong ating pilot study, pwede nating i-extend ito at lalong paramihin natin ang mga eskwelahan na magkaroon ng face-to-face classes. So we're all set, Yusek. Una, nakuha natin ang consent ng local governments. Re-require din natin na ang mga parents dapat magbigay sila ng kanilang written consent. At kami naman for our part sa Department of Education, ini-inspect namin ang mga napipiling eskwelahan na kailangan handa yung ating mga facilities, ang social distancing, may tubig, may gamot, malapit tayo sa mga health stations. At saka finally, kailangan na may risk assessment na galing sa Department of Health. Ito yung dagdag ng presidente sa kanyang mga requirements para maumpisahan na talaga itong ating face-to-face pilot session. So all set na tayo, Yusek Rocky. Opo. Secretary, may tanong lang po sa inyo si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. What were the factors considered in arriving at this decision na payagan po itong 90 or 100 school na po ngayon? Ano? At sino-sino po ang mga nakonsulta ninyo tungkol dito? Ilang buwan na ito, last December pa kami nag-umpisa. As I said, we started with 1,900 schools. Na-review ito ng ating mga regional directors. Pagkatapos, re-reduce natin to 638 dahil sabi ng Senado at ng legislature, sobrang malaki yung sample natin. Furthermore, re-reduce pa rin natin para masigurado talaga tayo na all factors are involved, no? Tapos finally, we settled for 100. Ano yung mga kondisyon? Una, kailangan pumayag ang local government with the consent of the local government. Secondly, kailangan may written consent ang mga parents na yung kanilang anak ay sasali sa face-to-face. Thirdly, kailangan ng ating facilities sa Department of Education ay appropriate para sa face-to-face in terms of space, in terms of distancing, availability of water, medicines, emergency actions. Mayroon naman tayong emergency procedures kung sakali man na magkaroon ng problema. And finally, pati yung mga nagbibigay ng services sa ating mga eskwelahan, mga buses, transportation, uniforms, pagkain, kailangan makikisunod sila sa mga requirements ng ating Department of Health. So lahat na paraan ginamit natin to assure the safety of the students. I don't think any country in the world has
put out such stringent and very, very strict requirement for face-to-face, particularly the consent of the parents. In other countries, hindi naman kailangang hihingi ng permiso sa parents. They were informed. Pero sa atin, sabi natin, walang sapilitan. Tapos we are assuring also that our children sa 12 to 17, umpisahan na sila na i-vaccinate. Although lahat na pag-aaral, UC Kraki nagpapakita na ang mga bata mas mataas ang resistensya nila sa COVID-19 kaysa mga matatanda. Maraming pag-aaral na nagpapakita nito sa buong mundo. Pero we are not taking any chances at all. Opo. Para po kay Asek Alma, ano daw po ang dahilan kung bakit uunahin ng 1 week ang face-to-face learning sa DepEd school kesa daw po sa private school na nakaschedule by November 22? Magandang umaga, Yusek Raki at sa lahat. Kagaya po ng nasabi ng ating mahal na kalihim, ang mga public schools po natin na nagsumiti ng kanilang intent ay they were subjected sa mga evaluation process. So ganito po rin ang mangyayari sa ating mga private schools na nag-apply po na sumali po dito sa implementation po ng face-to-face classes po natin. So, nauna nga po, tama po kayo, nauna nga po ang ating mga public schools. At ito po ay yung pag-evaluate po ng ating mga public schools ay ganun din po ang mangyayari sa ating mga private schools po. Maraming salamat, Yusek Raki. Opo. Pero Asek Alma, sa ngayon po ba ay ilang private school ang pasado na para po makasali sa pilot implementation ng face-to-face learning? Yusek Raki, siguro po gusto ko pong makinig po sa sasabihin po ng ating ASEC sa regional operations. Mas lalo po yung kompleto yung datos niya sa mga nag-apply po ng implementation ng face-to-face classes natin galing sa private schools. Yung alam ko lang po ay yung sa last na meeting, MATCOM meeting namin last week, at alam ko meron pa pong karagdagan ito. So sa pahintulot po ni Secretary, ma'am, pwede pong si ASEC Malcolm na lang po yung pasagutin po natin sa mga datos sa private schools. Maraming salamat po. Opo. Kasama po ba natin si ASEC Malcolm? Yes, Yusek. Opo. Tama siya. Okay, ito muna. Tanong muna po kay... Teka muna. Nakasama na po ba natin siya? Or tanongin po muna. Magtanong po muna tayo. Secretary, balikan ko po muna kayo. No po, kumusta daw po ang vaccination status ng mga personnel na nagtatrabaho sa mga eskwelahang sasabak ulit sa face-to-face learning? Very, very high. Mm-hmm. Very high ang vaccination status. I see Yusek Alain pwede magbigay ng karagdagang information, pero napakataas kasi summer pa, wala pa yung approval ng president. Sinabihan na namin yung aming mga teachers na makikilahok sila kasi yung ating local government napakasipag sa pagbigay ng mga yung sa vaccination. So sabi namin, mag-report kayo sa inyong mga local governments, magpabakuna kayo kasi in-anticipate namin na dadating ang panahon na papayag na ang presidente. So si Yusek Alain pwede magbigay ng actual data, pero napakataas ng level ng compliance ng ating mga teachers at mga staff. Okay. Yusek Alain. Okay. Babalikan po namin Yusek Alain, babalikan po namin kayo. Medyo hindi po maganda yung linya ng komunikasyon na namin na sa inyo. Balikan ko lang po si Secretary Briones.
Ilan na daw pong teaching and non-teaching staff ang inihahabol pa para ma-fully vaccinate sa mga eskwelahang ito. Babalikan po namin si Yusek Alain, Secretary. Medyo hindi lang po naging maganda yung ating linya ng komunikasyon. Pagkakaalam po, halos lahat ng mga teachers na magpa-participate sa ating, kasi we're talking here of 100 schools and perhaps 20 private schools. Hindi naman kalakihan yung number ng mga teachers at mga staff na kailangan makikilahok dito. We have more than 61,000 schools all over the country and we're picking out 100, no? So, very close ang ating pag-monitor dito. Ang pagkakaalam ko, practically, halos lahat na ng ating mga teachers at mga staff, ako ang nangunguna, fully vaccinated ako, ang aming mga staff sa central office, fully vaccinated, at karamihan, pumupunta na sa local governments. Napakalaki ng papel ng local governments dahil sila ang unang nag-initiate nitong vaccination at sumali ang mga teachers kasi ang original ranking ng teachers ay stage 4 pa kami. Pero ngayon, maraming na talaga at saka with the policy of vax to the max, mas lalong kung may mga natitira naman, yung mga tag one injection, one vaccination, tapos kulang na lang ng one more. Ang sabi dito sa ating data, more than 90% na ang ating vaccinated. Na nakatanggap na ng first dose, tapos mayroon namang nakatanggap ng full dose like me, na wala namang masyadong adverse effects. Opo. So, in that sense, handa na talaga ang mga schools. Kung meron man, we will make sure na they will be vaccinated as soon as possible. Nandiyan naman ang local governments. Opo. Baka pwede nang sumali si Asik Garma, Yusek Rake, Asik Alain. Nakikita ko sa kanilang mukha na gusto na nilang sumali sa ating conversation. Opo. Secretary, opo. Balikan po natin si Asik Garma. Asik, sa ngayon po ba ilang private schools ang pasado na para makasali sa pilot implementation ng face-to-face learning? Okay, magandang umaga, Yusek Rocky, at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Laging Handa. Sa ngayon po, Yusek Rocky, hindi pa ho final, no, yung desisyon kung sino-sino yung 20 pribadong paaralan, no, ang lalahok dito sa ating face-to-face, no. Pero sa ngayon po, meron na ho tayong 57 private schools that have been submitted already, no, for evaluation. Sa November 12 po natin malalaman na batay po sa nangangasiwa nito na si Director Joy Sandaya, ay November 12 po natin malalaman kung sino po yung 20 private schools ang mapipili po, no, batay po sa ginagawang evaluation ngayon. Opo, balikan ko po si Secretary Briones. Secretary, ngayon po nga, iba't ibang eksperto na ang nagsasabi na low risk na rin po ang Metro Manila mula sa COVID-19. Posible po bang ikonsidera ng DOH at ng DepEd na payagan na rin daw po dito sa NCR ang face-to-face learning? Sa tingin ko siguro by the second batch, sinakapili na tayo ng 100 at saka malaki ang aming tiwala sa advice ng Department of Health kasi yung risk assessment ang Department of Health ang gagawa niyan. May mga lugar halimbawa sa Metro Manila na medyo tinitingnan pa nila ng husto ang extent ng COVID. May mga lugar naman na sa tingin nila pwede na siguro. So we will be relying very heavily on the assessment of the Department of Health. Kasi para sa amin, basta papayag ang local government, papayag ang parents, at saka importante kasi yung si Cracky, yung facilities namin na will allow
social distancing. Kailangan na yung supply ng tubig nandyan, yung supply ng gamot at saka mga at saka yung emergency steps which we will undertake kung sakali man magkaroon ng problema. Pero ang final ano talaga is with the Department of Health. Pag sasabihin nila na pwede na ang isang eskwelahan, ang gawin namin dahil ang instructions kasi yung sekretary ng presidente ay 100 schools, susulat kami, naghahanda na kami ngayon ng report sa presidente na kung pwede nang dagdagan yung 100 na pinayagan niya, ay talagang magdagdag tayo. Dahil